Sabi nga ng ating mga magulang na suklayan at ayusin ang ating mga buhok dahil ito ang ating crowning glory. Pero may iba sa atin ay di sumusunod sa utos na ito. Ito din pala ay isang sining at kultura na kung saan ang buhok ay pinagbuhol-buhol na tinatawag na dreadlocks. Out in the street, they call it murder. Ako nga pala si Lini Antiampo, mas kilala sa tawag ng nanay ng Diwata Dread Race. Samahan niyo ako mga kapatid dito sa The Dread Commentary. Si Lini ay isang tanyag na dreadlock artist ng Davao City. Ika nga nila, don't judge a book by its cover. Maangas man tignan dahil sa kanyang forma, pero si Lini ay isa ding palang alipin na kakaibang sining at kultura. Hindi mo kasi naitatanong kapatid, isa akong igorot at saka mga igorota na kagaya ko is gifted talaga kami sa mga mahaba, straight at black na hair. Pero nung time na meron akong nakilala na isang artist na gumagawa din ng dreadlocks, doon ako nagkaroon ng interest kasi sinasama-sama niya ako every time na meron siyang mga clients. Kaya doon na nag-start na nag-dreads na rin ako. At alam nyo ba mga kap na hindi lang pag-dreadlocks ang kinahihiligan ni Nanay Lini? Isa din siyang miyembro ng isang reggae band dito sa Davao City na tinatawag na Bubay Island. Maliban sa pagdi-dreadlocks, isa din akong full-time na performer. Meron din akong isang reggae band na kinakantahan. Dahil ako ay mausisang tao, ako ay nag-research tungkol sa kung anong dreadlocks ang bagay sa aking buhok. At gusto ko rin maranasan ang kulturang dreadlocks o ayon sa mga dreadman, ang aking dreadlock journey. Ito yung mga tools na gagamitin sa ating dreadlock session. May iba't ibang klaseng hooks or crochet hooks na magkakaiba ang laki o liit ng hook na gagamitin ng artist depende sa buhok ng client. Meron ding rubber bands. Ang rubber bands ang gagamitin sa pagsisection ng buhok per dreadlocks or per strand. At meron ding hair clip na umahawak sa buhok para sa hindi pa na-dreadlocks na section ng buhok at para hindi rin magulo habang nagko-crochet ang artist. Ang hair wax or beeswax ay ginagamit para sa kamay ng artist para dumikit lalo ang hibla ng buhok sa mga kamay nila at hindi maging madulas kapag hinahawakan. Yung first step natin sa paggawa ng dreadlocks is isi-section muna natin siya. Depende sa gusto mong dami at saka sa gusto mong sizes ng laki ng dreadlocks mo. So paano ka napunta sa ganitong profession, Cap? Ano yung main reason? Napunta ako sa profession na ganito kasi 'di ba nagbabanda nga ako, then yung pagbabanda kasi is, hindi siya yung masyadong kalakihan talaga yung kita every night. Tapos na mas nagustuhan ko na rin yung pagdi-dreads kasi para sa akin isa talaga siyang art, hindi lang siya basta-basta yung fashion lang. At saka na-feel ko talaga na yung bagang calling para sa akin. Kasi nung time na nag-stop akong mag-dreads, marami pa rin yung mga kumukontak sa akin na nagdi-dreads ka pa ba, Len? Ganun-ganun. Tapos parang bakit hindi ko kaya man i-try mag-dreads ulit. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa nag-workshop ako. At mas napaganda ko pa yung quality ng aking mga trabaho. Ayun, tuloy-tuloy na talaga hanggang ngayon. At alam nyo ba mga kap, natanyag sa Philippine Dreadlocks Community si Nanay Lini. Basta dreadlock artist sa Davao Region ang hanap mo, si Lini Antiampo na ang bahala sa'yo. Ito ang mga larawan ni Nanay Lini nung wala pa siyang dreadlocks. At akalain mo nga naman, pwede na pang Miss Photogenic, di ba? Na-imagine mo ba yung sarili mo dati, Cap? Yung wala ka pang dreadlocks? Halos hindi ko na ma-imagine yung itsura ko pa dati nung hindi pa ako naka-dreadlocks. Pero hindi ko lang talaga makakalimutan is lalo na yung bago kang ligo, parang ang gaan-gaan sa pakiramdam. Kasi kapag naka-dreads ka na kasi, tas bagong ligo ka, mabigat. At di nyo na itatanong, aba, super nanay din pala si Nanay Lini. Dahil may dalawa itong prinsesa sa kanyang buhay
na si Jamira McLean ang panganay at si Isaiah Sina ang bunso. Tika nga nila, like mother, like daughter. Dahil nagkaroon din pala ng dreadlocks si Jamira at mahilig rin kumanta si Isaiah. Mahal na mahal nila ang kanilang nanay Lini dahil itinataguyod at inaalagaan sila ng maayos at pinupuno ng pagmamahal. Para sa akin, siya ang pinakamagandang nanay dahil unique ang itsura niya. Proud at love namin siya kasi inaalagaan niya kami ng maayos. Sa bansang Jamaica, ang pagkakaroon ng dreadlocks ay di na bago. Ang Rastafari o Rastafarianism ay isang grupo sa Jamaica na nagsimula noong 1930s na ang mga kapwa miyembro nito ay naka-dreadlocks. Sa kanila din nagmula ang salitang dreadlocks na hango sa salitang Ingles na dread na ibig sabihin ay fear in God o takot sa Diyos. Meron bang negative feedbacks or chismis cap? Kasi as babae, di ba dapat ang buhok is makintab, tapos nakaayos. Siyempre, di sana yung tao o di casual na araw-araw makakikita sila ng tao naka-dreadlocks, especially pag babae. Bilang isang dreadman, meron kami mga naririnig ng mga chismis na sinasabi nila na hindi naliligo yung mga yan, may mga kuto yan, madumi. Pero para sa amin, hindi naman kasi yung totoo eh, na yun nga, hindi naliligo. Pero hindi naman lahat negative. Meron din naman kasi naririnig na papuri, like, wow, ang ganda naman ng mga buhok nila, ganun. Tapos minsan nafe-feel ko pa parang celebrity ako kasi lumalapit sa akin, tapos nagpapapicture. I mean, ate, paano ba ginagawa to? Ang ganda naman ng buhok mo, mga ganun-ganun. Tapos yung second step natin is pagbubuhol-buhulin muna natin yung buhok bago natin siya i-shape gamit ang hook. Alala lamang ng mga hair experts na importante na panatilihing malinis ang dreadlocks. Lack of proper hygiene may result to an itchy and smelly scalp. And eventually, the worst thing that could happen is that the oil builds up may cause an accumulation of bacteria that may lead to an infection of the scalp. And it may result to hair loss. So, minding our hygiene and the products we use may help in taking care of our hair, skin, and scalp. So, paano maiwasan ang mga bad effects cap like dandruff, kuto, habang may dreadlocks ako? Ano bang payo nyo? Yung may papayo ko lang para sa mga gusto magpa-dress at saka sa mga dreadman na rin is dapat magkaroon talaga ng personal hygiene, araw-araw maligo, at saka proper maintenance na rin ng buhok. Si Nanay Lini ay parte ng isang organisasyon na mga kapwa dreadman din ang mga miyembro na tinatawag na MDC o Mindanao Dreadlock Community. Bukod sa gatherings at reunion, nagpapa-event din sila na kung saan sila ay pumupunta sa mga liblib na lugar para magpa-feeding program. Si Lucille Conde, siya ang may hawak sa record para sa babae na pinakamahabang dreadlocks dito sa Davao City. Tingnan nyo nga naman, abot tuhod na. Bale, 8 years na niya akong buhok na ginatawag na dreadlocks. And then, gapadayon gyapon ko kay sayangan po ko sa journey nga dugay-dugay na mangyud ni and sa hilig po na ko ni. Si Walter, isang tricycle driver. Ayon sa kanya, dihad lang ang pagiging dreadman sa kanyang marangal na trabaho sapagkat namamangha ang mga pasahero niya dahil sa kanyang buhok. Ang third step ay ang hair treatment na kung saan nilalagyan ng medisina ang buhok para hindi masira at nagbibigay din ng nutrients sa ating healthy hair. At kagaya rin ito sa mga nagpapa-rebond. Galing sa bansang Jamaica ang impluwensyang dreadlocks na kung saan nagmula din ang reggae music na mas pinasikat sa pamumuno ni Bob Marley. Stand up for your right.
si King Suriba, isang bokalista at miyembro ng sikat na reggae band na Lost Tribe ng Davao City. 11 taon na ang kanyang dreadlocks at ayon sa kanya, mas nagbibigay ito sigla sa tuwing siya ay nasa entablado. At para kay King, ang kanyang dreadlocks ay isa ng corona dahil suot niya na ito simula pa noong nagsisimula pa siya sa kanyang karera sa reggae scene. Ang The Farmer, isang sikat na reggae band dito sa Davao City na nagkakaroon ng mahigit 785,000 followers sa Facebook at umabot na ng 370,000 ang subscribers nila sa YouTube na may milyon-milyong YouTube hits. Ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng dreadlocks ay simbolo na nagbibigay good vibes sa kanilang musika. Na kahit kakaiba man ang kanilang buhok, ang pagkakaroon ng dreadlocks ay parte na rin sa sigla ng kanilang mga kanta. Ang fourth step ay ang pagbabanlaw. Panatilihin mo na ang medisina sa ulo ng isang oras at pagkatapos ay pwede mo na banlawan ang iyong buhok. At ang panghuling step ay ang pag-hair dry or hair blower. Panatilihin tuyo ang buhok kapag naka-dreadlocks. The main highlight of the dreadlock session is the second step, the crochet part. So, this is the longest step of the dreadlock session because it took the artist for 7 hours to crochet. Then, yung first two finished strands ng dreadlocks is next set ako because I am exploring a unique kind of hairstyle. Pero after 3 to 5 hours, sumakit na yung pwet ko, ang katawan ko, eh kasi I am being stagnant at the same position. Like sitting for hours na. It takes time to crochet hairs. Ang reaction ko about the crochet is masakit siya sa scalp kasi hinihila yung buhok mo, especially sa roots or bases ng dreads. Kasi dapat hindi siya loose or dapat mahigpit siyang nakadikit sa roots ng scalp mo kasi para hindi masira yung dreads. Pero yung sakit naman is kaya rin naman, natural lang naman yun. Worth it yung session. I can tell that dreadlock is an art. It's an art piece talaga. Then another highlight is the treatment or the hair treatment. So dito napapasok yung medicine sa buhok. It also gives nutrients to my hair also. Na kahit yung buhok ko is nakabuhol-buhol, pero it needs medicine pa rin and care. Another highlight and the last highlight is the hair drying. So ito na yung hair dry. This is the longest game after the crochet because I have 8 to 9 inches na dreads pero pag nag blow dry session ako, it will take me 1.5 hours. So dapat ang advice ng mga dreadman is dapat yung buhok mo is always tuyo edi kasi kapag lalabas ka, yung alikabok at maruming hangin ay pupunta sa buhok mo eh kasi hindi pa gano'n siyang tuyo eh. Muna-una na magda-dry is yung scalp part ng dreads kasi yun yung basis talaga. Then, ang pinakamatagal na mag-dry talaga is yung ends ng dreads mo. Lahat ng tubig na nanggaling sa taas ng ulo mo or ng scalp mo is pupunta lahat sa dulo. So, andito sa dulo is mag-standby yung tubig. And kaya dapat, if I have early appointments, like for example, I have a 7 a.m. errands, dapat 5 a.m. nagbe-blow dry na ako. Kasi matagal talaga siya matuyo. So in terms of LIGO,
So yung sabi nga nila nga na kapag ganito yung buhok or mga dreadman ay di na naliligo. Akala ko rin at first na hindi rin sila naliligo. Pero yung nagka-dreads na ako, hindi pala. Dapat nga need nila maligo or need namin maligo kasi prone to dandruff yung ganitong klaseng hairstyle. That's why kung pinapawisan ka, for example, while having workout, dapat maligo talaga after dahil yung pawis will result to dandruff. So yung sabi nila na, ay mga dread man, matipid sa shampoo yan. Ganon, well, baliktad. So kapag dread man ka, mas maraming yung shampoo na magagamit mo. Because ito yung buhok ko, 8 to 9 inches siya. Pero I spend 1 to 2 sachet ng shampoo. Because yung first sachet is for the scalp and for the roots or the bases of the dreads. So matagal yan. It took me 20 minutes. And the other sachet, or the second sachet, is for the strands of dreadlocks. So each strand, dapat liliguan mo yan or pinapahidan mo ng shampoo. Then, 12 days na ako naliligo every day kasi yung first 2 days after the dreadlock session is di pa pwede maligo kasi yung treatment ay nasa buhok pa. So, need din ng buhok natin na ng medicine. And so far, wala namang bad effects sa buhok ko. Dapat, proper hygiene lang talaga. So, in taking care of your dreadlocks, if you have plans na magpa-dreadlocks, halimbawa ikaw, dapat alagaan mo talaga. You must take care of it. Eh kasi, challenge ito for yourself or myself because yung mga dreadman nga dyan, 8 years to 10 years na sobra pa yung dreads nila, eh di naman nahaba yan ng ganyan kung hindi nila inaalagaan, di ba? For example, like itong dreadlocks ko, top head dreadlock lang siya. So, I'll take care of my dreadlock by also grooming the part of my hair na hindi naka-dreadlocks, which is yung ang pag-undercut ng buhok ko or faded na buhok sa baba or the undercut part of my head. So, survey ko rin sa mga dreadman na sabi nila na matagal na yung 2 to 3 months na may dreads yung tao eh kasi yung iba pinapatanggal na nila kasi mainit, makate. So it means hindi nila inaalagaan na maayos. Eh kasi challenge talaga siya na mag-alaga ka ng ganitong klaseng hairdo or hairstyle. The key to this kind of hairstyle is proper hygiene talaga. This is the first rule talaga kung magpapadreads ka is proper hygiene. My review about the society's reaction about my hair is okay lang naman. Iba na kasi sa era ngayon which is yung tao is more open na for bagong uso or trends. For example, in this era, mas open na ang tao sa ating LGBT brothers and sisters. May rights na talaga sila. Like, they have their all-gender comfort rooms. They have organizations and communities. Same lang din sa mga dreadman. May mga communities din, may mga grupo din. So, more on good feedbacks na talaga compared sa bad. And also, may mga iba na nagpapapicture sa akin. Kasi sa, siguro sa angas ng dreadlocks, ganun. Especially mga bata, hinahawakan nila yung buhok ko. Maraming mga tanong kung, uy, paano ba ginagawa yan? Ano ba ang proseso niyan? Mga ganun. Then, meron din naman mga negative feedbacks. Pero, di na agad sinasabi sa akin ng harap-harapan. Pero, makikita mo lang sa mga mukha nila. For example, mga oldies or mga matatanda na makikita mo sa mukha nila na parang nagsasabi na, uy, ano ba yung buhok niya? Ba't nakabuhol-buhol? Bakit mo sinira? Mga ganun. Pero okay lang naman yan. It's the opinion naman . Magkakaiba man tayo ng hairstyle at forma dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala. Sana bigyan tayo ng patas na oportunidad dahil hindi naman buhok ang basihan kung ano ang kaya mo iambag sa lipunan. Ito ang iyong lingkod Vic Robert Parr at ito ang The Dread Commentary. 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 It's been a sorrow in the marketplace. Only is the singer of the band. This month is the Molly girl. I like your face. And Molly says this as a victim by the hand. Hey! Bloody, blada, life goes on. Blada, how the life goes on. Hey, blah-dee, blah-da, life goes on.